Dear Kapuso, a blessed afternoon to one and all. Ako po si Shelby. Mahigit isang taon na rin po ako dito sa Cagayan at mula nung unang buwan ko dito ay nahumaling na ako sa inyong napakagandang programa. Noon pa lang ay ninais ko nang isulat din ang kwento ng buhay ko ngunit hindi lamang ako nagkaroon ng pagkakataon dahil naging abala ako sa maraming bagay. Hindi lang sa pag-aayos ng aming bahay kundi maging ang aming buhay. Pero bago ko narating ang estadong ito ng aking buhay at bago ako napadpad dito sa Cagayan, ay balikan muna natin ang isang pangyayari. Isang umaga noon, dumating ako sa office at nadatnan ko sa table ko ang isang bouquet of red roses. Si Teo kaagad ang naisip ko noon. Siya lang naman kasi ang lalaking baliw na baliw sa akin sa kumpanya. Pero kasunod nun ay ang pagsulpot din ni Robin mula sa pintuan. Nakatitig sa akin habang marahang lumapit. Nakatitig siya sa mga mata ko. Hanggang sa napansin kong may dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Agad kong nahulahang yun ay isang singsing. Binuksan niya ito at kinuha ang singsing. Kuminang ito sa aking mga mata pero wala akong salita kahit noong kunin niya ang palad ko at bago niya ilagay sa aking palad ang singsing, ay nagsalita si Robin. Ang sabi niya, "Kung mahal mo ko, kung gusto mo akong maging asawa, suot mo ang singsing na to. Pero kung ayaw mo, tapon mo na lang." Kung hindi ko sana nakita ang mukha ni Robin, lalo na ang kaseryosohan ng kanyang mga mata nung bitawan niya ang mga salitang iyon, iisipin ko sanang siya ay nagbibiro lamang. Nabibiro ako ni Robin dahil isa siya sa mga close friends ko sa kumpanya. Mataas na ang posisyon ni Robin noon dahil 14 years na siya sa kumpanya. At noon ay dadalhin pa siya sa Taiwan upang magtrabaho sa headquarters namin doon. 39 years old na si Robin noon at ako naman ay 26. Sa edad niyang yon, dapat na talaga siyang mag-asawa. Pero hindi ako kasali sa mga taong nagtutulak sa kanya para mag-asawa na. Dahil kilala ko siya at nauunawaan ko siya. Dati na ako nabibiro ni Robin. Sabi niya noon, kung hindi pa raw ako magkaka-boyfriend bago ako mag-27, ay aasawahin niya na ako. Sige ba? Sagot ko naman, pero yun ay biro ko lang din dahil ako at ang mga close friend kong sina Angelo at Nina, kilala na namin ang totoong pagkatao ni Robin. Mayroon siyang itinatagong lihim. Ang lihim na yon ay si Nina ang nakadiskubre. Pero hindi ako nagulat nung ibulong sa amin ni Nina ang natuklasan niya tungkol kay Robin. Si Angelo nandiri bigla kay Robin. Si Nina naman natatawa. Pero ako ay naaawa. At sa totoo lang, pwede ko talagang patulan si Robin. Kahit siya ay pusong babae. Biniling ko sina Nina at Angelo noon na huwag nilang ikalat ang natuklasan nila tungkol kay Robin. At lalong huwag nilang iparating kay Teo ang bagay na yon. Si Teo ay nakababatang kapatid ni Robin at katrabaho din namin si Teo pero sa field siya naka-assign, sa sales. Hindi close ang magkapatid na Robin at Teo. Kahit na si Robin ang mismong nagpasok kay Teo sa trabaho.
may lihim kami ni Teo. Nasampal ko siya noong anniversary ng kumpanya. Noong gabi ng party at nakainom siya, ay hinagkan niya ako matapos kaming magtalo. Ayaw ko lang machismis kaya hindi ko na ipinagsabi kahit sa mga close friends ko ang paghalik sa akin ni Teo. Sa totoo lang may dating sa akin ang halik na yon, lalo na nung humupa na ang galit ko sa kanya. Sa halik niya yon parang nabuhay o may nabuhay na bahagi ng aking pagkatao. Hindi ko sinasabing kinilig ako sa halik na yon kasi alam kong never akong kikiligin sa ganun. Pero sa totoo lang may kung anong dating sa akin ang paglapat ng mga labi niya sa labi ko. Nagsimula ang inis ko kay Teo noong una ko siyang makita. Unang pagkakataong makita ko siya. Dumaan ako sa harap niya, binastos niya ako. Pinaswitan niya ako na parang aso. Well, sexy talaga ang office uniforms namin at hindi sa pagyayabang talagang maganda ang pangangatawan ko at mayroon din naman akong pinagyayabang na kagandahang pisikal. Pero mula ng paswitan ako ni Teo, minarkahan ko ang pagmumukha niya. Kapag kumakain kami sa kantin at nandun siya, iba ang tingin niya sa akin, bagay na lalo kong kinaiinisan. Hindi gwapo si Teo. Maitim, mukhang tarantado. Matangkad lang kasi at maganda ang pangangatawan dahil na rin sa pagbubuhat ng mga delivery na siyang una niyang trabaho noon. Na-promote lang siya kaya naging sales supervisor after 4 years niya sa kumpanya. At noong anniversary party, kinailangan ko kasing lumabas ng venue upang sagutin ang tawag ni Mama. Hindi ko na malayang sinundan ako ni Teo at ang sabi niya mag-usap daw kami. Hindi ko siya sinagot. Bagkos ay tinalikuran ko siya at iiwan ko na lang sana, pero bigla niyang kinabig ang braso ko. Hinila niya ako bigla, tsaka niya ako siniil ng halik sa mga labi ko. Mga ilang segundo ang halik na yon, pero nagpumiglas ako tsaka ako siya ubus lakas na sinampal. Pagbalik ko kina Angelo, napansin nilang galit ako pero hindi ko sinabi sa kanila ang dahilan. Pero kinagabihan at wala na ang galit ko kay Teo. Parang nalalasap ko pa sa mga labi ko ang labi niyang medyo makapal at malambot. Naisip kong paraan yun ni Teo upang kunin ang loob ko. Ganon kasi ang diskarte ng mga lalaking tarantado. At hindi naman ako magsisinungaling dahil sa totoo lang, parang nagustuhan ko nga ang halik na yun ni Teo. Parang may kung anong sarap sa pandama. Pero tila lubos na tumututol naman ang isip ko. Noong sumunod na araw, biglang may nag-text sa akin. Bagong number. Ngunit alam kong si Teo yon dahil sa lamahan ng kanyang message. I'm sure, miss mo na ang halik ko. Ganito ang message niya, na pinili kong huwag replyan. Pero sinave ko ang number niya. Kinagabihan tumatawag si Teo pero kinakancel ko. Nag-text siya at ang sabi niya, napaparaning na ako sa iyo, Shelby. Ikaw pa lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Lahat gagawin ko, mapunta ka lang sa akin. Hindi ko pa rin ni-replyan si Teo, ngunit ilang beses pa rin siyang nag-try na tumawag, pero pinatay ko na lang ang cellphone ko. 26 years old ako noon at 2 beses na akong nagka-boyfriend, pero nasira lang ang gana at tiwala ko sa kanila. Dahil sa una, akala ko totoong pag-ibig ang nararamdaman nila. Nariyan yung pangakong walang iwanan, magmamahalan hanggang wakas. Pero tumitigil ang pag-ibig nila kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, ang katawan ko.
Ayaw ko kasing ibigay ang aking katawan dahil naniniwala akong kasalanan ang premarital sex. Isa lang ito sa maraming kasalanan na dapat kong iwasan dahil ako, pati ang apat ko pang mga kapatid ay pinalaking busog sa mga salita ng Diyos. Born again ang relihiyong kinamulatan namin at si Mama ay sobrang maka-Diyos. Ang gusto ni Mama ay hindi lang kami dito sa lupa magsasama-samang buong pamilya kundi higit sa lahat. Dapat kaming lahat ay magkakasama pa rin sa susunod na buhay sa langit. Dahil yun ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi kami natutong gumawa ng masama, maliit man o malaki. Ang ipinagkaloob o ang ipagkaloob ng isang babae ang kanyang sarili sa isang lalaki nang hindi pa nakakasal ay isang kasalanan. Kaya't hindi ako nagpaubaya sa mga dalawang naunang boyfriends ko dahil doon ay iniwan nila ako. Pero okay lang sa akin. Masasabi kong hindi ako gaanong nasaktan. Talagang okay lang. Apat na taon akong hindi nakipagrelasyon ulit. Kaya't noong bigla akong hagkan ni Teo na hindi ko naman boyfriend, pakiramdam ko nagising ang kaluluwa ko pero alam kong kagaya rin lang si Teo ng mga naunang boyfriends ko. Kaya dapat lang na iwasan ko rin si Teo. Iniwasan ko nga si Teo, ngunit naging makulit siya sa text. Ang style niya, mag-miss call muna bago mag-text. Nakaka-touch na nga ang mga messages ni Teo noon. Kung ibang babae lang siguro ang tinitext niya ng ganon, nahulog na sa kanya. Mahal na mahal daw niya ako. Kahit hindi ko raw siya pinapansin, iisa lang daw ang babaeng sobra niyang minamahal. Ako lang. At umaasa daw siyang isang araw ay re-replyan ko din siya o sasagutin ka rin ang tawag niya. Kaya nga nung umagang yon na may nadatnan akong napakagandang bouquet ng red roses sa table ko sa office, si Teo kaagad ang pumasok sa isipan ko. Pero mali ako dahil ang kuya niyang si Robin pala ang nagbigay ng bouquet na yon. At binigyan pa ako ng sing-sing matapos niyang sabihin ang mga salitang ito. Kung mahal mo ko, kung gusto mo akong maging asawa, suot mo ang sing-sing na to. Pero kung ayaw mo, tapon mo na lang. At matapos ilipag ni Robin ang sing-sing sa palad ko ay umalis na siya. Ni hindi niya na hinintay ang sasabihin ko kasi ang totoo, wala akong alam sabihin noon. Ang totoo, na-shock ako at bahagyang nalito. Noon, gusto ko tuloy kalimutan ang duda naming magkakaibigan na si Robin ay isang lalaking pusong babae. Hindi mo gaanong mapapansin yun sa kilos at salita ni Robin. Pati pananamit at sports. Naglalaro din siya ng basketball gaya ng mga lalaking katrabaho ko sa tuwing may ginaganap na inter-department sports competition sa kumpanya. Sina Angelo at Nina, kung hindi sila nagkaroon ng ebidensya tungkol sa pagiging bakla ni Robin, hindi sana nila malalaman ang tungkol sa totoong pagkatao nito. Pero ako noong unang araw pa lang na makatrabaho ko si Robin, napansin ko nang may itinatago siya dahil maraming bagay, napakaraming bagay tungkol sa kanya ang nagpapaalala sa akin tungkol sa kapatid kong si CJ. Lima kaming magkakapatid. Kami ni Kirby ang panganay dahil kambal kami. Sumunod si CJ, then si Noreen, at bunso namin si Simon. Gaya ng sabi ko, pinalaki kaming maka-Diyos
at bawal gumawa ng kahit na konting kasalanan dahil ang paggawa ng kasalanan ay maghihiwalay sa amin, sa aming pamilya sa susunod na buhay. Walang sawa si Mama na isang college professor sa pangangaral sa amin tungkol sa mga salita ng Diyos, liban pa sa linggo-linggo naming pagsamba. Ang gusto ni Mama hanggang sa susunod na buhay, sama-sama kaming buong pamilya. Pero noong June 2009, biglang nawala sa amin si CJ. Nauna na siya sa kabilang buhay. Ngunit hindi sa paniniwala ni Mama, maging sa aming relasyon na si CJ ay napunta sa langit. Dahil si CJ ay nagpakamatay, at ang paniniwala kapag kinitil ng isang tao ang kanyang sariling buhay, siya ay hindi mapupunta sa lumikha. Bago nagpakamatay si CJ, nagsimula ng gumulo ang dating napakaayos naming pamilya. Kaming mga magkakapatid ay magbe-best friend. Maraming tao ang nagsasabing perfect ang aming pamilya. At maraming humahanga kina Mama at Papa dahil sa husay daw nilang magpalaki ng mga anak. Nasa salas kami ni Papa, Noreen at Simon noong gabing yon. Nanonood kami ng TV nang biglang may sigawan sa kusina. Sina Mama, Kirby at CJ ang naroon noon. Tumayo kami ni Papa upang tingnan kung ano ang gulo. Umiiyak si CJ. Confused si Kirby at galit si Mama. Anong kaguluhan to? Nervyos na tanong ni Ma'am, ni Papa. Si CJ ay patakbong umakyat sa taas, umiiyak pa rin. Kailangan ni CJ ng tulong, Daniel. Kampanteng sagot ni Mama. Anong tulong? Ano bang nangyayari? Takang tanong ni Papa. Nakita daw ni Kirby si CJ na may kahalikang kapwa niya lalaki sa park kaninang madaling araw. At ang mga ito, nakuha daw ni Kirby sa bag ni CJ. Sabi ni Mama sabay labas ng dalawang pirasong gay magazines. Ayokong maging bakla ang anak ko, Daniel. Gagawa tayo ng paraan para hindi siya matuluyan. Baka kailangan ng counseling mula sa isang psychiatrist, sabi ni Mama. Psychiatrist? Mataas ang boses ni Papa noon. Hindi baliw ang anak mo, Sheila. At lalong hindi siya bakla, Daniel. At hindi ako papayag na maging bakla siya dahil mapupunta siya sa impyerno. Ayaw ko, Daniel. Gusto kong lahat tayo magkakasama pa rin tayo sa susunod na buhay. Sa buhay na walang hanggan. Pero Sheila, kung sakali mang binabaiyang si CJ natin, hindi na yan mababago. Kagaya ng ibang mga binabae dyan, wala naman sa kanila ang nagbago. Sila yun, Daniel. Dahil siguro pinabayaan sila ng mga magulang nila. Hindi gumawa ang mga magulang na yon ng paraan para hindi malugmok sa pagkabakla ang kanilang anak, kaya sila natuluyan. Ako, hindi. Gagawin ko ang lahat, Daniel, para lamang hindi matuluyang maging binabae ang anak ko. Gagawin ko ang lahat, Daniel. Gagawin ko ang lahat at kailangan ko ng tulong mo. Naramdaman namin ang paglayo ni CJ sa aming lahat na magkakapatid mula nung ibisto siya ni Kirby at napilitan na rin siyang aminin na pusong babae nga siya. Hindi na siya nakikibanding sa amin at dalas na siyang nagkukulong sa kwarto niya. Minsan sinilip ko siya sa silid niya dahil gusto ko siyang makausap. Sana, pero wala siya. Noon ay kapansin-pansin na ang dating maayos niyang kwarto ay magulo na.
at pinalitan na rin niya ang kulay dark purple niyang kurtina. Pinalitan niya ito ng black na may accent na gray. Napansin ko rin ang mga Bible verses na nakasulat sa papel at nakadikit sa halos lahat ng bahagi ng kwarto ni CJ. Alam kong gawa yun ni Mama at napanood ko na ang mga ganong eksena sa isang pelikula. Kaya lang masyadong malungkot ang pelikulang yun at ayaw kong sapitin ng kapatid ko ang sinapit ng bidang lalaki. Hindi ko alam kung napanood din ni CJ ang palabas na yun at ginaya niya ito. Magkaiba nga lang sila ng paraan. Yung bida sa pelikula ay lumundag sa overpass. Si CJ naman, nagbigte. May takot sa dibdib ko noon habang nakikialam ako sa pag-aayos ng mga kalat ni CJ sa kwarto niya nang bigla siyang dumating. "Excuse me, ate. Kailangan ko matulog. Puyat ako," sabi niya. Ang ibig sabihin nun ay kailangan ko nang lumabas sa kwarto niya. Tinitigan ko siya noon. "Please, ate. At salamat sa pag-aayos mo sa kwarto ko," sabi niya, tsaka nahiga at nagtalukbong. "CJ, nandito lang ako kapag kailangan mo ako," sabi ko, tsaka ako lumabas. Sa baba, nadatnan ko si ni Mama at Papa, nagtatalo na naman. Ayaw ni Papa na ipagamot si CJ dahil naniniwala si Papa na walang sakit sa isip si CJ. Pero si Mama naman ay naniniwalang environmental influence daw ang pagiging bakla. "Ipapadala ko si CJ sa Davao, kay Kuya Oscar," biglang sabi ni Mama. Si Tito Oscar ay dating sundalo, may siyam na anak na puro lalaki, at nabubuhay sila sa pagbubukid at kopra sa Mindanao. Pero mataas ang boses ni Papa sa kanyang agarang sagot kay Mama. "Hindi mo gagawin yan, Sheila. Hindi mo ilalayo sa akin ang anak ko. Nakapagdesisyon na ako, Daniel. Sigurado akong gagaling si CJ sa poder ni Kuya." Noon ka puso ay bigla na lang akong napaluha dahil sa nangyayari sa aming pamilya. Parang kailan lang kasi dati masaya kami. Dati purong ngiti at tawa ang makikita mo sa mukha ng bawat isa. Pero mula nung mabisto si CJ, nagbago na. Watak-watak na kami. At ang mga magulang namin lagi nang nagtatalo. Tapos si CJ ilalayo pa sa amin. Obviously, hindi na kami perfect family. Sira na kami. Si CJ, alam kong naniniwala siya kay Mama o siguro gusto pa rin niyang maging isang mabuti at masunuring anak kay Mama kaya't hindi siya tumanggi sa kagustuhan ni Mama. Nadalhin siya sa Davao. Fresh graduate sa kursong BSIT si CJ noon at hindi pa siya nakakapagtrabaho. Pero sa Davao ay malinaw ang magiging buhay ni CJ. Magbubukid siya. Aakyat ng buko. Magkokopra. Mga trabahong alam kong hindi niya kayang gawin, pero magpapatigas daw sa pagkatao niya, sabi ni Tito Oscar. Umiyak si CJ noon, pero hindi siya tumutol dahil wala sa aming magkakapatid ang marunong kumontra sa gusto ng parents namin. 20 years old pa lang si CJ noong umalis siya papuntang Davao. At makaraan ng 3 linggo, nag-birthday siya doon pero nagsusumbong sa akin dahil mag-isa daw siya nagse-celebrate ng birthday niya sa bundok. Ang handa niya ay isang buko, 5 bayabas, isang hinog na mangga. Hindi raw alam ni na Tito Oscar na birthday niya at wala naman siyang balak ipagsabi.
Noon ay pinaalala ko kay Mama at nagulat si Mama nung maisip niyang birthday nga pala ni CJ. Nakalimutan mo ba? O kinalimutan mo talaga? Mapang-usig na tanong ni Papa noon. Agad namang sumagot si Mama. Daniel, mahal ko si CJ. Anak ko yun. Kaya huwag na huwag kang magsasalita na parang gusto mong palabasing walang halaga sa akin ang anak ko. Madiing sagot ni Mama pero padabog na tumayo si Papa. Pero bago siya makalayo ay nakita kong may umagos na luha sa mata ni Papa. Umakyat siya sa kanyang silid pero agad din siyang bumaba. Naka-jacket, may dalang bag. Kaagad siyang tinanong ni Mama, "Saan ka pupunta, Daniel?" "Sa Davao. Susunduin ko ang anak ko." Nakaalis na si Papa nung may nag-text sa akin. Bagong number. At inakala kong si Celso ang nag-text. Gumamit lang siya kako ng ibang number para makausap ako. Si Celso ay ex-boyfriend ko na iniwan ako dahil ayaw kong makipag-sex sa kanya. Pero nung wala na kami ay bumabalik bigla pero ayaw ko na siyang tanggapin dahil nawala na akong tiwala at gana sa kanya. Kaya lang nalaman ko na hindi pala si Celso ang nag-text. Si CJ pala at nakitext lang daw siya sa kaibigan niya. Sabi ni CJ, sana daw huwag na lang pupunta si Papa kasi ayaw pa raw niyang umuwi. Gusto pa raw niyang magstay sa Davao kasi masaya siya doon. Nagtaka ako kung bakit bigla siyang naging masaya sa Davao samantalang noong mga nakarang araw lang ay nagre-reklamo siya tungkol sa hirap ng mga trabaho nila. Nareplyan ko si CJ sa number na yon. Ang sabi ko, "How come na happy ka na dyan? Akala ko ba hindi mo na kaya mga works dyan?" Agad naman itong nag-reply pero hindi na si CJ. Ang sabi niya, "Umuwi na po si CJ. Kanina po kasi yung text na yun eh. Late po kasi kayong nag-reply." "Ganun ba? Ngayon ko lang kasi nahuwakan ang phone ko eh. Ano palang name mo? Friend ka ba ni CJ?" tanong ko. "Gabriel po ang name ko. Opo, friend po ako ni CJ." "I see. So siguro alam mo ang reason kung bakit masaya na si CJ dyan at ayaw niya nang umuwi dito." "Eh sabi po niya, dahil daw po sa akin eh. Ewan ko lang po kung totoo." Ganito ang reply ni Gabriel. Siyempre nahulaan ko na kung ano yun pero hindi rin ako sigurado kung tama na maging masaya ako para kay CJ dahil lang sa nakatagpo siya ng lalaking nagpapasaya na sa kanya. Gabriel, huwag ka sanang magagalit sa itatanong ko. May relasyon ba kayo ni CJ?" "Wala." Ganito ang reply niya. "Eh bakit sumasaya ang kapatid ko dahil sa'yo?" tanong ko. At naghintay ako ng reply niya pero hindi na ito nag-reply. Kahit nakailang text pa ako sa kanya. Naisip ko siguro na offend na siya sa mga tanong ko. After 2 weeks, bumalik na si Papa. Mag-isa niya dahil ayaw nga daw talagang sumama sa kanya ni CJ. Kaya lang after 2 weeks pa, isang masamang balita ang itinawag ni Tito Oscar. Nagbigti daw si CJ sa puno. Hindi kasing lakas ng iyak ni Papa ang iyak ni Mama. Tahimik si Mama kung lumuha. Si Kirby nagwawala. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit nagpakamatay si CJ. Kung hindi raw sana niya isinumbong si CJ kay Mama noon, hindi sana nalaman ni Mama na bading ang kapatid namin at hindi sana siya pinadala sa Davao. Hinihintay kong sisihin ni Papa si Mama. Dahil kung tutuusin, si Mama ang may kasalanan ng lahat. Hinihintay kong awayin ni Papa si Mama, pero nanahimik si Papa at humanga ako sa kanya.
Gabi-gabi nung lamay ay may mga pastor na dumarating, nagdadasal, nagpipreach. Hindi raw makakamtan ni CJ ang buhay na pangako sa paraiso. Paraiso. Naalala ko si Gabriel. Nag-text siya noong unang gabi ng lamay ni CJ sa bahay. Nag-condolence siya at nanghingi ng tawad. Kasalanan daw ni Gabriel kung bakit nagpakamatay si CJ dahil nakipag-break daw siya kay CJ kasi mag-aasawa na siya ng totoong babae. Yun daw ang nanakit ng sobra sa kalooban ni CJ. Kay Kirby ko lang sinabi ang tungkol sa text na yon para medyo gumaan ang loob ng kakambal ko kasi nakukonsensya siya noon sa pagkawala ni CJ. Ako bilang panganay ay marami akong saloobin, ngunit mabuti pa rin akong anak at alam kong kasalanan ang pangunahan o sumbatan ng mga magulang ko. Pero kung hindi lang sana masama ang manumbat, gusto kong isampal kay Mama ang katotohanan ng siya ang pumatay kay CJ. Ang matalik na kaibigan ni Mama na si Tita Dolor, dumating isang gabi. Pinagsasabihan niya si Mama. Nasa kusina kami noon at umiiyak si Mama matapos niyang sabihin kay Tito Dolor na parang kasalanan niya kung bakit nangyari kay CJ ang ganon. Pero ang payo ni Tita Dolor ay ganito. CJ is 21 years old. Alam niya na kung ano ang mabuti at masama. At pinili niya ang masama. Kung ano man ang ginawa ni CJ sa buhay niya, pananagutan niya yon at hindi mo kasalanan, Sheila, kung bakit ginawa yon ni CJ sa sarili niya. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili na kung anong gusto nating gawin at yun ang pinili ni CJ at wala kang kasalanan doon, Sheila. Kahit anak mo pa siya, obviously hindi mo kontrolado ang buhay niya at sa mga bagay na gusto niyang gawin. Di ba, Shelby? Sabi niya sabay tingin sa akin. Pero sinagot ko siya. I'm sorry, tita. Pero hindi ako sang-ayon sa inyo. Sabi ko tsaka ako tumayo. Pero tinawag niya ako, pinabalik ako sa harapan niya. Are you blaming then your mother for the death of your brother? Madiing tanong niya. Ang sagot ko, hindi naman sa ganun, tita. Ang sinisisi ko lang ay ang paniniwala na kasalanan ng maging bakla. Dahil yun ang pumatay sa kapatid ko. 5 buwan nang nakalibing si CJ noon pero hindi pa nakaka-recover si Mama. Pumayat siya at dumalang ang pagpunta niya sa kapilya tuwing Linggo. Pero kaming magkakapatid, pati si Papa, every Sunday pa rin kaming sumasamba. Noong kalilibing lang ni CJ ay tinawagan ako ng pinag-a-applyan ko noon. Mas maganda kasi doon pero sabi ko hindi pa ako makakapag-report dahil kamamatay lang ni CJ. Kaya noong time na nagmo-move on ang pamilya sa pagkawalan ni CJ, medyo naging mas madali sa akin dahil bago ang trabaho ko, bagong environment, bagong tao sa paligid. Lumulungkot lang ako kapag nasa bahay na ako sa gabi, lalo na kapag nakita ko na si Mama na nakatalungkot sa sofa sa terrace sa likod ng bahay, nakatingin sa malayo. Noong gabi, bago ang birthday ni Mama, nakita kong nag-uusap sila ni Papa sa terrace sa likod ng bahay. Hawak ni Papa ang kamay ni Mama samantalang si Mama nakatingin lang sa malayo. Nung iwan siya ni Papa, ako naman ang lumapit kay Mama. Umupo ako sa inupuan ni Papa na nakaharap sa kanya. Tiningnan ako ni Mama. At ang luha niya kaagad nang nakita kong umagos sabay bigkas na mga salitang, I'm sorry, anak. Ma,
Ma, what's wrong? I'm sorry. Dahil nawalan ka ng kapatid dahil sa akin. Ma, makailangan na nating mag-move on. Hindi lang sa atin ang nangyari, hindi lang sa atin nangyari ang ganito. Napatitig si Mama sa akin. Ibig mo bang sabihin, Shelby? May mga kabataan pang kagaya ni CJ na magpapakamatay dahil hindi sila tanggap ng mga magulang nila? Ma, tama na. Hindi, Shelby. Hindi, ngayon ko naiisip ang pagkakamali ko. Ngayon ko naiisip na hindi ginusto ni CJ ay maging ganun. Hindi niya ito kasalanan. Dahil naisip ko na noon palang nasa sinapupunan ko siya ay ganun na ang kanyang pagkatao. Natakot lang siyang ilabas ang totoong kulay niya dahil alam niyang kasalanan ang maging ganun. Nasasaktan ako at nagsisisi Shelby sa naging buhay ng kapatid mo. Wala akong ginusto kundi maging close tayong lahat. Pero ang kapatid mo itinago niya sa atin ang totoong siya. Naging estranghuero siya sa sarili niyang pamamahay. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maging maligaya bilang siya. Dahil ako mismo na ina niya, ay hindi ko siya tinanggap. Kaya kasalanan ko, Shelby. Kasalanan ko. Unang pagkakataong makapasok ako sa office ni Robin, nung baguhan pala ako sa kumpanya, kaagad kong napansin ang kulay dark purple na naglalakihang kurtina. Kaagad kong naalala si CJ. Pati ang ayos ng buong office, napakasinop. Naitanong ko sa sekretary niya kung sino ang nagde-decide sa decorations ng office. Sabi niya si Sir Robin. Noon pala ay naramdaman ko nang maaaring magkatulad si CJ at Robin, lalo na 39 years old na noon si Robin pero single pa rin. Formal na tao si Robin kapag nasa office kami, pero kapag nasa labas, pag outing or kapag gumigimik kami, masayahin siyang tao. Napapansin ko rin noon pa lang kapag nasa bar kami, iba siyang tumingin sa mga cute guys. Pero ang observation ko ay sinasarili ko lang dahil ayaw kong ipahamak siya. Kagaya ng kung paano napahamak ang kapatid ko nang mabunyag ang kanyang sekretong pagkatao. Nagulat at nalito lang talaga ako nang bigla siyang nagbiro sa akin na aasawahin daw niya ako kapag tumuntong ako ng 27 at wala pa akong boyfriend. Sinakyan ko lang ang biro niyang yon. Sige ba, sabi ko na lang. Pero hindi ko alam na seseryosohin pala talaga ni Robin ang kanyang biro dahil nga sa sumapit ang isang umagang, nadatnan ko sa table ko ang isang bouquet of red roses na humigit kumulang 50 pieces yata. Sabay lapit siya sa akin at sa mga mata ko siya nakatitig. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang singsing, sabay kuha sa kamay ko at bago niya ilagay sa palad ko ang singsing na yon, ay binigkas niya ang mga salitang ito. Kung mahal mo ko, kung gusto mo akong maging asawa, suot mo ang singsing na to. Pero kung ayaw mo, tapon mo na lang. Noong bago umalis si Robin papuntang Taiwan, ay niyaya niya akong mag-early dinner kami after office. Kami lang daw dalawa. Pinagbigyan ko siya dahil sa totoo lang mayroon din akong gustong sabihin sa kanya. At nung nasa restaurant na kami, wala pa sa daliri mo ang singsing, sabi niya. Sir Robin, pabigla-bigla ka kasi,
Ganito ang sagot ko. Next month, Shelby, 40 na ako. Kailangan ko magmadali. Isa pa, papunta ako ng Taiwan. Gusto ko sana pagbalik ko dito, may pakakasalan na ako. Pinakiramdaman ko siya noon, parang gusto ko siyang tapatin na alam ko na ang tungkol sa pagkatao niya. Pero parang nag-alinlangan naman ako. 2 years siguro ako doon, Shelby. Pero sana pagbalik ko, nasa daliri mo na ang singsing. Noong nasa Taiwan na si Robin, regular ang pagtawag niya sa akin. Nanliligaw, pero parang naaasiwa ako at naguguluhan. Ilang beses kong tinanong si Nina kung totoo ba talagang nakita niyang nasa hotel noon si Robin at may kasamang lalaki at sweet na sweet sila. Parang gusto kong magduda sa kredibilidad ng balita ni Nina. Kaya lang ako kasi ay may sarili ding observation kay Robin. Kaya lang baka kasi mali din ako. Seryoso kasi si Robin sa panliligaw niya. At ang kapatid niyang si Teo parang bata kumangulit. Hanggang sa may isang gabing ewan ko kung bakit nireplyan ko bigla si Teo matapos siyang mag-text ng ganito. Galing ako sa simbahan ng Quiapo kanina. 30 minutes akong nakaluhod at kinukulit ko si bro. Paulit-ulit ko lang sinasabi na sana gumawa siya ng paraan para mahalin mo rin ako. Ganito ang eksaktong text ni Teo nung gabing yon. Ganon lagi ang tema ng mga text niyang hindi ko nire-replyan. Puro paawa na sana mahalin ko siya. Kaya lang nung gabing yon nireplyan ko siya. Ang sabi ko, wala ka bang makitang ibang babae na pwede mong pagtripan? Sabi ko, pero ang reply niya, yehey, sobrang saya ko, for the first time nag-reply ka. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, Shelby. Napaluha pa ako, sabi niya. Seryoso ka ba talaga sa akin, Teo? Ganito ang reply ko. Patutunayan ko sa iyo sa pamamagitan ng gawa kung gaano ako kaseryoso. Okay, magkita tayo bukas, Teo. Marami tayong pag-uusapan. Sige, sa Bulacan ang biyahe namin bukas pero magli-leave ako bigla para makasama lang kita, Shelby. Mahal na mahal kita. At kahit pa siguro mawalan ako ng trabaho, ayos lang sa akin dahil alam ni bro na umiikot lang ang mundo ko. Dahil sa'yo, Shelby. Tatlong yellow roses ang ibinigay sa akin ni Teo nung dumating ako sa restaurant kung saan siya naghintay sa akin. Maganda ang ambience sa nasabing restaurant. Jazz ang tumutugtog pero mahina lang. Gumawa po si Teo sa suot niyang long sleeves at parang nagkaroon ng karisma sa akin ang mangiti niya. Hindi talaga siya gwapo pero may dating dahil sa moreno niyang kulay at matikas niyang pangangatawan. Pagkatapos naming mag-order ay nagpasalamat siya. Akala ko talaga, di ka na darating. Salamat, Shelby. Masayang-masaya ako. Parang panagilip nga lang na kasama kita ngayon eh. Teo, magtapat ka nga sa akin. Kayo ni Robin. Pinagtitripan niyo ba ako? Seryosong tanong ko. Halatang nagulat siya. Anong ibig mong sabihin, Shelby? Naniligaw din sa akin si Robin. Diretsyang sagot ko. Napangiti siya sandali, pero umiling-iling tsaka nagsalita. Hindi ko alam yan, Shelby. Pero ang malas ko naman, bakit naman ikaw pang napiling gamitin ni Kuya? Gamitin? Shelby, hindi kami close ni Kuya Robin, pero kahit ganun, kapatid ko pa rin siya at utang ko sa kanya kung bakit ako nagtatrabaho sa kumpanya natin. At dahil doon ay nakilala kita,
Pero sa tingin ko, hindi ka dapat mapunta sa kanya. Hindi sa sinisiraan ko siya, pero alam kong gagamitin ka lang niya para makuha niya ang mana niya. Mana? Anong mana? Mayroon kasing pamana ang lolo namin para sa lahat ng apo na lalaki. Lupa sa amin sa Cagayan. Pero makukuha lang namin yan kapag may asawa na kami. Aanin naman ni Robin ang lupa, Teo. Ibebenta niya. Milyon din ang halaga nun. Pero ulitin ko lang, Shelby, hindi ko sinisiraan si Kuya. Yun lang kasi ang nakita kong dahilan kung bakit gusto niyang mag-asawa. Noon pang college siya, sinasabi niya nang ayaw niyang mag-asawa. Tapos nung magpamana bigla yung lolo namin sa Cagayan ng lupa, bigla nagbago ang isip niya. Ngayon ikaw pa ang liligawan niya. Teo, ano pa ba ang alam mo tungkol kay Robin? Anong ibig mo sabihin? Tungkol sa pagkatao niya? Bahagyang napangiti si Teo. May chismis na bading si Kuya, pero wala naman kaming pruweba. Hindi namin siya nakakasama. Mula nang graduate siya ng high school, nagpunta na siya dito sa Maynila. Nag-self-supporting at madalang siyang umuwi sa amin sa Cagayan. Kaya wala akong alam tungkol sa kanya. Kung totoo nga o hindi na ganun siya. Dito siya sa Pasay. Sa Pasig ako, kaya wala akong maibubuko tungkol sa pagkatao niya kasi wala talaga akong ebidensya. Kahit kasi pareho kami nandito sa Maynila, hindi naman kami magkasama sa bahay. Noon ay natahimik ako sa kwento ni Teo. Biglang nagbago ang ekspresyon niya na parang may takot na sa mga mata niya at nagsalita siya. Shelby, manghinig ka sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo, Shelby. Hayaan mo na lang na maghanap si Kuya ng ibang babaeng gagamitin niya. Huwag ikaw. Hindi dapat ikaw, Shelby. Dahil alam ng Diyos, mahal na mahal kita. Sa restaurant pa rin, noong matapos kaming kumain ni Teo, ay tinanong ko siya. Teo, paano mo buburahin sa isipan ko na maaaring gagamitin mo rin lang ako para makuha mo ang mana mo? Mabilis ang naging sagot niya sa akin. Kahit wala akong mana, Shelby, ang maging akin ka ay higit pa sa kahit na anong mana. Tinatanong mo ba kung bakit sa dami ng babae sa mundo, ako pa ang napili ni Robin na ligawan? Eh ikaw, bakit akong napili mo? Dahil mahal kita. Teo, binastos mo ako nung una. Para akong aso na pinaswitan mo. Then nung party, bigla mo akong hinalikan. Paano ako maniniwala na may pagmamahal ka nga sa akin? Ganito yun, Shelby. Okay, inaamin ko. Mababa ang tingin ko sa'yo noon. Yung ganyang style mo, yung buhok mo na pinupusod mo lang, simpleng pananamit, walang make-up, simpleng kumilos, lahat yun kagaya ng ex-girlfriend ko na akala ko magiging asawa ko na. Pero sa likod pala ng kasimplihan niya, may tinatago pala siyang landi. Iniwan niya ako at sumama siya sa iba. Ang tagal kong dinibdib yun. At tuwing nakikita kita, naaalala ko siya. Pero mula nung halikan kita at ni hindi ka gumawa ng anumang bagay para magantihan ako, yung pagtatext ko sa'yo na hindi ka nagre-reply, noon kita laging naiisip. Nag-imbestiga ako tungkol sa'yo at nalaman kong
ibang klaseng babae ka pala. Noon ko na lubusang napaibig sa akin. Hanggang sa hindi ko na kayang pigilan ng sarili kong mahalin ka ng sobra. Nice story, Teo, sabi ko. Totoo yun, Shelby. At sana patawarin mo ako sa mga kagaguhan ko sa'yo. Yung halik na ninakaw ko sa'yo, handa akong panagutan yun. Pakakasalan kita kahit anumang oras. Ilang taon ka na, Teo? 26. 27 ako, Teo. 39 si Robin. Ang pagkakaiba niyo ni Robin, madalang siya magsalita pero malaman. Alam mo ikaw, marami kang salita, pero parang hindi mo pinag-iisipan. Hindi ako kasing talino ng kuya ko, Shelby. Pasensya ka na. Kaya nga sa field ako eh. 4 na taon akong naging kargador kahit graduate ako ng business ad. Tsaka lang ako na-promote after 4 years at alam kong dahil yun sa hindi ako matalino. Pero ang pagkakaiba namin ni Kuya Robin, kung anong nasa puso ko, yun ang sinasabi ko. At yung sinasabi kong mahal kita, yun ay dahil sa ganon ang sabi ng puso ko. Iyon ang naging simula ng maayos naming pagkakaibigan ni Teo. Naniniwala akong tunay niya akong mahal at may pitak na rin siya sa puso ko kahit papano, pero hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Gusto ko ring paniwalaan ang idinudulog na pag-ibig ng kapatid niyang si Robin. Kung sa itsura, kahit na mas matanda si Robin ay malayo na mas guwapo talaga siya kaysa kay Teo. Maputi at makinis si Robin. Maganda rin ang pangangatawan. Matalino at may magandang posisyon sa kumpanya, lalo na siya ay isa pa sa pinadala sa Taiwan upang tumulong sa pangangasiwa sa headquarters namin doon. Mas maganda ang magiging buhay ko kung si Robin ang pipiliin ko. At higit sa lahat, mabibigyan ko ng kahulugan ang buhay niya. At hindi siya magagaya sa kapatid kong si CJ na nagwakas ang buhay nang wala man lang kinahantong ang maganda. Pinili kong ilihim kay Robin ang panliligaw ng kapatid niya, ngunit hindi ko rin napatagal ang lihim na yon. Nung may isang taon na si Robin sa Taiwan ay bakasyon, nalula ako sa dami ng pasalubong niya sa akin, ngunit napansin kong tiningnan niya ang daliri ko. Hinintay kong tanungin niya kung bakit hindi ko pa rin suot ang singsing na bigay niya. Pero hindi siya nagsalita. Ako ang nagsalita. Robin, bakit mo ako gusto? Nakatitig ako sa mga mata niya nung tanungin ko siya. Hindi siya makatingin nung una pero maganda ang naging sagot niya. Ang tunay na pagmamahal, Shelby, hindi naghahanap ng paliwanag dahil kapag naramdaman ng isang tao ang pag-ibig, hindi ito nagtatanong kung bakit, kung paano. Robin, anong maidudulot ko sa buhay mo? Mabilis din ang kanyang naging sagot. Ligaya at saya, Shelby. Ikaw ang magiging ina ng magiging anak natin, at mamahalin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Ano pa, Robin? Shelby, sapat na yon. Sapat na yung maligaya ko. Wala na akong mahihiling pa. At nangangako ako na lahat ay ibibigay ko sa'yo. Lahat ng kaya kong ibigay para lang mapaligaya kita. Ikaw lang ang alam kong makakapagbigay ng halaga sa buhay ko, Shelby, kaya nagmamakaawa ako. Isuot mo na ang singsing, magpakasal na tayo. Nakita ko ang muntikang pagbalong ng luha sa mata ni Robin noon. Naantig ang puso ko lalo na sa salitang
ako lang daw ang makakapagbigay ng halaga sa buhay niya. Ganun ba ako kahalaga sa mundong ito na may isang tao palang magkakaroon ng halaga ang buhay dahil sa akin? Bago bumalik ng Taiwan si Robin ay magkasama kami sa isang restaurant. Dapat ay magkikita din kami ni Teo nung araw na yon, pero kinancel ko ang usapan namin ni Teo. At alam ni Teo na ang kapatid niya ang katagpo ko. Alam kong nasaktan si Teo pero nagbitaw siya ng salita. Huwag kang magkakamaling piliin si Kuya Shelby. Pagsisisihan mo yan. Hindi ko siya nireplyan dahil nung gabing yon ay gusto kong makausap ng masinsinan si Robin. Gusto ko talaga siyang paaminin. Dinala ko noon ang singsing at inilipag ko ito sa ibabaw ng mesa sa restaurant kung saan kami magkaharap na nakaupo. Napatitig si Robin sa akin noon. Naghihintay ng sasabihin ko. Robin, dapat mo malaman na nandiligaw din sa akin ang kapatid mo. Dati ko nang alam yan, Shelby. Matagal na. Nagtaka ako sa sagot na ito ni Robin. Kanino mo nalaman? Shelby, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Bakit, Shelby? Balak mo bang isikreto sa akin ang panliligaw ng kapatid ko sa'yo? Remember, walang sikretong hindi nabubunyag. Nakangiting sabi niya. Tama ka, Robin. Walang sikretong hindi nabubunyag. As a matter of fact, pati ang sikreto mo, nabunyag na rin. Nakita kong kung paano nagitla si Robin sa sinabi ko. Ako? May sikreto? Anong sikreto naman yon? Robin, ang singsing na to. Gustuhin ko mang isuot ay nagdadalawang isip ako dahil hindi ko lubos na kilala ang pagkatao na nagbigay nito sa akin. Gusto kong umamin ka sa akin, Robin, tungkol sa pagkatao mo. Sandali siya nag-isip bago nagsalita. Okay, Shelby. Ayoko lang kasing manatiling ganito habang buhay. Gusto kong magkaroon ng pamilya, sarili kong pamilya, dahil ayaw kong tumanda mag-isa. So totoo, Robin, bakla ka. Nagbago na ako, Shelby. At kailangan kita sa buhay ko. Please. Marami na akong pangarap na kasama ka. I will do everything to make you happy. I promise you that. Robin, si Teo walang ganyang pangako sa akin. Pero alam mo bang kung puso ko ang susundin ko? Si Teo ang pipiliin ko. Huwag, Shelby, please. Buong buhay ko, si Teo na lang ang laging panalo. Silang mga kapatid ko lang nakaranas ng pagmamahal mula sa tatay namin. Wala akong maalalang kahit minsan naging maligaya ako sa piling ng tatay ko mula nung malaman niyang ganito ako. Pinilit niya akong magbago. Pero hindi ko kinaya, kaya naglayas ako. Nagsikap akong mabuhay mag-isa. Huwag naman sana na pati ikaw, Shelby. Pananalunan din ni Teo. Isang taon at dalawang buwan ang dumaan. March 7, 2010, nandito na ako sa Cagayan at ako po ay asawa na ng isang Ilocano na nagmana ng lupain mula sa kanyang lolo. Sa Maynila, ginanap ang simpleng kasalan. May branch kasi kami dito kaya't nagpalipat na rin ako dito maging ang asawa kong
si Teo ay nagpalipat na rin dito. Oo, kapuso, si Teo ang pinakasalan ko. Pero kinausap pong mabuti si Robin. Ang sabi ko, huwag mong pilitin ang sarili mong gawin ang bagay na ayaw gawin ng puso mo, Robin. Huwag mong ikulong ang pagkatao mo sa kasinungalingan at pagkukunwari. Namatay ang kapatid ko dahil sa hirap ng pagtanggap sa pagkatao niya, kaya naiintindihan kita. Pero kung kaya gusto mong mag-asawa dahil natatakot kang tumanda mag-isa, walang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo, huwag kang mag-alala dahil ako ang bahala sa'yo. Kami ni Teo at ang mga magiging anak namin. Kami ang mag-aalaga sa'yo. Ilabas mo ang totoong ikaw. Napakaiksi lang ng buhay, Robin. Kaya dapat i-enjoy mo. Sobra ang pag-iyak ni Robin noon habang magkayakap kami. Kinausap ko rin si Teo. Nagbigay ako ng kondisyon sa kanya. Sinabi kong ayaw kong mapasali sa isang pamilyang wasak at hindi nagkakaintindihan. Inutusan ko siyang tanggapin niya ang kuya niya at igalang ang totoong pagkatao ni Robin. Madali ko lang napasang-ayon si Teo, pero nung nandito na ako, nahirapan ako kay Tatay Mario, ang ama ni na Teo at Robin. Matigas ang matanda. Ayaw niyang tanggapin si Robin. Mas mabuti na lang daw na itago ni Robin ang totoong pagkatao niya at huwag na siyang uuwi dito dahil nakakahiya daw sa ibang tao. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para maibukas ko ang puso ni Tatay Mario para kay Robin, pero nabigo ako. Wala daw siyang anak na binabae. Kahit daw mamatay siya, hindi pa rin daw niya matatanggap si Robin. Nasaktan ako ng sobra sa sinabing ito ni Tatay Mario, kaya ang sabi ko sa kanya, okay lang po. Napatawad naman na kayo ni Robin sa katigasan ng puso nyo eh. Pag namatay kayo, siguradong uuwi si Robin dito at iiyak siya para sa inyo. At sa mata po ng Diyos, alam niya kung sinong mali sa inyo. Ang amang mapagmatigas o ang anak na nagsusumamo ng pagtanggap mula sa kanyang ama. Iniwan ko si Tatay Mario na nakatulala noon. Pero hindi pa rin siya nagbago. Hindi pa rin nagbago ang damdamin niya para kay Robin. At sa totoo lang, nahihirapan akong mahalin si Tatay Mario bilang aking pangalawang ama dahil sa tigas ng puso niya. Ramdam ko yung katotohanan kapag hindi niya tanggap ang anak niya si Robin, mas lalo na hindi niya ako matatanggap. Kapuso, 7 months na ang tiyan ko para sa first ever baby namin ni Teo. Si Teo ang pangatlo kong boyfriend. Una si Paolo, pangalawa si Celso, at yun nga pangatlo si Teo. 3 lalaki ang nakarelasyon ko, pero aaminin ko sa inyo, wala ni isa sa kanila ang nakapagparamdam sa akin nung tinatawag na kilig. Nakipagrelasyon ako sa kanila dahil gusto kong maging normal na babae. Umasa ako na makakaramdam ako ng pag-ibig, pero sa totoo lang, kahit asawa ko na si Teo ngayon, hindi ko pa rin tiyak kung may nararamdaman nga akong pag-ibig para sa kanya. Pagpapahalaga, yun ang dahilan kung bakit ko siya asawa. Pero kung susundin ko ang totoong sigaw ng puso ko, babae ang gusto ko.
Si Angelo na kaibigan at katrabaho ko sa Maynila, nakaramdam ako ng pag-ibig para sa kanya pero itinago ko lang, pinatay ko lang ang damdaming yon. Babae ako pero sa babae din ako nagkakagusto. Kaya lang, duwag kasi ako. Hindi ako kasing tapang ng kapatid kong si CJ. Takot akong masaktan sa pag-ibig na alam kong hindi ukol. Takot akong mapunta sa impyerno kung totoo mang dun napupunta ang mga bakla at lesbiana na kagaya ko. Nag-asawa ako kahit wala akong nararamdamang pag-ibig. Mabuti akong asawa kay Teo. Inaalagaan ko siya, pinagsisilbihan, pinapahalagahan. Ngunit hindi ko maramdaman ang kilig dahil pusong lalaki ako. Nagdudusa ako, naiinggit sa mga lalaki at sa mga tomboy na may mga girlfriend o asawa o ka-live-in. Pero sigurado ako na hindi ko sila gagayahin dahil hindi ko dudungisan ang dangal ko at ang respeto ng asawa ko sa akin. At higit sa lahat dahil duwag ako. Takot ako. Gayon pa man naniniwala pa rin ako sa himala hanggang ngayon. Naniniwala ako sa himala. Mula sa Diyos. Kaya't hindi ako tumitigil sa pagdarasal na sana isang araw, paggising ko, normal na ang puso ko. Sana darating ang araw na yayakapin at hahagkan ko si Teo dahil yun ang sabi ng puso ko at hindi dahil utos lang yun ng isip ko dahil responsibilidad kong hagkan at iyakapin siya. Nabibiri ko si Teo kung minsan. Sinasabi kong tomboy ako pero hindi siya naniniwala. Wala naman akong makitang dahilan kung bakit dapat ko pang ipagduldulan sa kanya ang totoo dahil hindi naman pala siya naniniwala kasi nga napakabuting asawa naman ako sa kanya. Ang kasalanan ko lang, dinadaya ko kasi ang sarili ko, ang sarili kong damdamin. Isinulat ko ang kwentong ito para kayo ang magsabi, tama ba ako o mali? Tama ba ang payo ko kay Robin o hindi? Tama bang mag-asawa ako kahit wala akong tunay na pag-ibig sa asawa ko dahil lang sa gusto kong ilagay ang aking kaluluwa sa tama? Kahit alam kong nagdurusa ang puso ko, naiinggit ako sa iba. Kayo na po ang bahala. Pero kung tatanungin ako kung masaya ako sa buhay ko ngayon, oo, masaya naman kasi magkaka-baby na ako. Pero kung ang estado ng puso ko ang tatanungin nyo, may puso bang masaya kung hindi naman ito nakakadama ng pag-ibig? Hanggang dito na lang po at maraming salamat kung mababasa rin ninyo ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Shelby.